Sepada orang kita, nah kita orang everybody is busy with their own personal appointment. They are busy to meet their own needs for survival. They have a multicultural people, multi-religious believers, multi-ethnic, so they don't just believe in accept any religious group. Hindi sila mag-group. So, tingnan po ninyo yan. Pag tumingin kayo sa lugar, sa ciudad, paano? Ano yung mga kapalit? Paano po yun? Ganyan ang tagong. Tagong sino mga kapatid? Pag gabi, tinignan mo, kainan, doon, lahat yan, sapatos, ukay-ukay, lahat yan mga kapatid. Mga tao, kami ni Miss kasama na doon, pumupunta kami. Yun ang tao ngayon, basta. Paano mo gagawin yan mga kapatid? Subahit, they seems to have no time for spiritual matters. Akala lang natin mga kapatid, pero yung mga taong yan sa kabisihan nila, may buwak yan. Anak ng Panginoon yan. Sabi rin ito, sabi. So, mayroon tayo yung tatlong agency mga kapatid. Ano nga yung sa natin? Gospel. Gospel ministry. Number one, agency natin. Yun ang ginawa natin mga pastor sa araw tayo mga kapatid. We do the gospel ministry. Okay? And then, medical missionary mga kapatid. Na hindi natin po ginagawa. And then, publishing. O yun, makulpultor tayo. Yun ang mga ating mga frontier kayo. Containing, sabi rin yung containing present truth to impress hearts. They are made actual, effectual by means of faith. As the truth is heard or read, the Holy Spirit sends its home for those who hear and read with an earnest desire to know what is right. The gospel ministry in medical missionary work in our publication are God, ano mga kapatid? God's agencies. One is not to supersede the others. That is the greatest principle. Kailangan natin yan. So, ano bang sabi? I wish to tell you, ngayon, sabi mga kapatid, I wish to tell you that soon there will be no what? Read it, read, read mga kapatid. Basahin natin. Ha? Darating ang panahon na hindi na yung mga ministro pwede. Mga kapatid, hindi na. Ha? Hindi na alam na nila yan. The work of a minister will cease, mga kapatid. You will never be ministers after the gospel order till you shouldn't decide interest on medical missionary work. The gospel of healing and blessing and strengthening, mga kapatid. In God's blood. Now, so, sabi po rito, wherever medical missionary work is carried on in our large cities, cooking schools should be held. Kaya po may mga tatawag tayong syndrome influence. And whenever a strong educational missionary work is in progress, a hygienic restaurant or some sort should be established, which shall give a practical illustration of the proper selection and the helpful preparation of foods in council, mga kapatid. But ang strategy natin mga kapatid is medical missionary as medical Jesus Christ. So, I wish to say that the medical missionary work is God's work. The Lord wants everyone, His ministers, to come into line. Take hold of the medical missionary work and it will give you success to the people. Ano mga kapatid? It will give you. Why? Walang prejudice. Alam ba ninyo naman mga kapatid, sa amin, uso mo nyo yan. Pagka nagwali ka, noong araw, babatuhin ka. Mabuti ngayon na hindi na, kasi talaga niyang kapitan ka na. Pero previously, nagtatayo ka pala mga kapatid ko ng tulda. Bukas, paririnig ko na po sa radio, nasasabihin na ng pari, may tulda. Kami ni Pastor Fer, kilala niyo si Pastor Fer, ayun na po kilala niyo mga kapatid. May tulda kami, may tulda na kapag tulda. Eh, malaking tulda. Hinahanap namin mga kapatid ang mga tao. Ang programa ng ating mga kaibigan katulad. Magpo-prosesyon sila mga kapatid. Gabi-gabi. Ay, naas naman yung ganyan. Ito ang aming pinatutuldahan. Ha? Alam mo, Pastor, ang gagawin na magpo-prosesyon? Ay, hihinto yan dyan. Diyan, magawali naman ang mga kapatid. Lalakas sila ang tinig. Lumalaman namin sapagkat sabi ko bakit kaya yan yan bakit dadaan yan dito maghihinto doon sa iba hindi naman sapagkat ang sabi daan sabi nila
Naglalakay daw sila, may santo sila nilalala sapagkat ang sabi nila, maraming mga multo na kumarito, kami pala yung mga multo na nagpupos ito. Para hindi mahawaan. Mga multo. Ha? Pero dito mga, in medical line, yung tawag na, yung ating gagawin po na tatawag na, healthy lifestyle assistant, yun po yung tatawag na, primary medical, ang tawag ko? Education. Nag-i-educate ang primary medical. Sabihin ko sa inyo, gagawin natin po yun, ha? Kaya kung Sabado, magtitesting po tayo niyan, hindi dito muna sa barangay, bago natin gawin sa barangay, yung ating barangay church muna. Kasi kung magkamali man tayo, maunawaan nila. O, di ba? Okay sa inyo yung mga kapatid, ha? So, yan po. Oh. So, ito siya. So, this work is the door through which the truth is to find entrance to the large cities. Man. Kaya kung lahat tayo marunong, dito, simple lang, very simple. According to this testimonies, which is good and nine months. Henceforth, medical missionary work is to be carried forward with an earnest which it has never yet been carried. Sana makapalito po natin ang kayong magkan. Kaya po, isa-isa lang dito. Alam niyo mga kapatid, hindi kinakailangan tayo maglagay ng malaking tulad ang ginagasasyon natin. Bawat isa, the power one, marunong gumawa niyan para makapasok sa kaibigan niya. Imagine mga kapatid ko, ang Tagum City with more than 1,000 members. Bawat isa mayroon, makaranas pa sila mga kapatid ko, matuto pa sila kung paano mag-care sa isang kaluluwa. In one year, sabi natin diba ito, dinaroon ko natin ito, ang panliligaw pala dito mga kapatid, naabot ng isang taon, ito ba talaga? Nung tatay na ligaw pa, ilang buwan na sila ko? Oo, oh, kita ko na yan, 10 buwan. O, oh, mabilis, sabi ko, 10 taon. 10 buwan lang ng ligaw ito. Oh, ang pagdala na ng Tuhan mga kapatid ko, ito ba mga kapatid ko, tingnan ninyo? Kung ang espiritu ninyo, pastor, ang espiritu ng mga kapatid, ay parang espiritu ng naliligaw. Ano ba lang alam niyo ano naliligaw? Ha? Nung nagsulat ako kay Vince Garo, naliligaw, mag-aawal ko naman. Tapos, ang buha, nung pastor, may pumada, nakapumada, ganyan. Tapos, nagayon yung yan. Hindi maliligaw ka. Alam niyo po, yung lahat ng ginagawa ng naliligaw, ay ligawan ko isang kaluluwa na para sa Panginoon. Mga kapatid ko, may dalangin pa? Hindi ba yan? Ha? Kung ang pinakamahirap na ligawan mga kapatid isang taon, ay yung 300 na mga friend din natin, sa isang taon, may buwan yan. Mga kapatid, maubos ka, at ano ka pa? Hello? Kaya lang po, hindi pa. Tayo lang po aktibo sa panahon na tayo ay mayroong krusay na gagawin. Katulad dito mga kapatid, aktibo tayo ngayon.